Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video is pag-uusapan natin kung pwede nga bang iriban ang nag-itim ng buhok. Kung gusto mong malaman ito, tapusin mo ang video na to and bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. So mga sisi, simulan na natin. Ang topic natin for today's video is kung masama nga bang o pwede bang iriban ang nag-black ng buhok o nag-itim. Bago ko sagutin yan, katanungan na yan, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, click mo naman ang subscribe and click mo na rin ang notification bells para ma-notify ka kung sakaling may bago akong upload na video. Okay, mag-proceed tayo sa topic natin. Ang topic natin is kung pwede nga ba daw iriban ang nag-black ng buhok. Ang masasabi ko dyan mga sisi is depende sa buhok mo o depende sa tibay ng buhok at depende kung tuwing kailan ka nagkukulay ng itim. Kung ikaw is nagkukulay ng itim is every 2 weeks dahil ayaw mo makikita yung white mong buhok tapos i-cover mo siya ng black na pangkulay, isa masasabi ko dyan is, huwag mo na munang ipariban ang buhok mo kung every 2 weeks siyang nagkukulay ng buhok dahil pwede lang siyang magputol and pwede din siyang mag-dry. Pero, meron naman nagre-riband na kayang i-manage o kayang i-riband ang mga ganyan nagkukulay ng itim. Pero, depende yan sa texture ng buhok mo kung ito is matibay. Kung ang buhok mo is malambot ang pagkahibla o yung maninipis, tapos ipagri-riban mo, kahit pa marunong yung nagri-riban sa iyo, is wag ka mag-i-expect na maganda ang magiging resulta nito kasi pwede lang siyang mag-dry at pwedeng yung laylay ng buhok mo is parang bumukha dahil nga sa luto na yung buhok mo sa pagkukulay mo ng itim. Kasi ang kulay ng itim is matapang din siya. Kaya, pag nilapatan mo siya ng pang-riband is, pwede na talaga siyang mag-react at pwede din siyang masunog. Yun lang mga sisi. Masasabi ko dyan is, yung sagot dun sa kung pwede nga bang iriban ang kulay ng buhok. So, masasabi ko dyan is, depende po sa tagal na ikinukulay mo sa buhok mo at depende kung matibay yung iyong buhok. Okay mga sisi, hanggang dito na lang ang ginawa kong video. I hope na meron ka natutunan at kung hindi ka pa na kapag-subscribe sa channel ko, huwag mong ikalimutan i-subscribe ang Lalin TV and then forget na i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong mga bagong upload na video. See you in my next video. Thank you for watching. Bye!